Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days. For yet the vision is for many days. When he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. And behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. Then I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. Then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me. Said, O man greatly beloved, fear not. Peace be unto thee, be strong ye. Be strong. And when ye had spoken unto me, I was strengthened and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? And now will I return to fight with the prince of Persia. And when I am gone forth, lo, the prince of Persia shall come. Sabai, but I will show thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things, but Michael, your prince. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Lord. I pray na pangunawa, Panginoon, ang ibigay sa amin sa mga medyo malalim na salita. Pag-aral namin pagpatuloy para sa Book of Daniel. I pray ipong malulati, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Okay, makapuno po. Afternoon sa lahat. Ito na. Tagal natin hindi nag-Daniel, no? Umpisa ng Father's Day. And then, isa pa. So, yan. Yeah. This time, medyo, ano lang to? Natapos ang bad namin yung Revelation, tapos sinunod namin Daniel. So, kaya, naintindihan na namin yung Revelation, yung End Times. Yung Daniel ngayon, parang supplementary na lang. Kasi ganyan po yan eh. Doon naon na yung Daniel na sinulat, hindi siya ganun kalinaw. So balikan natin ng ano ah. Hanggang saan ang naabutan ni ano? Hanggang sa Lin? Naalala mo pa, Revelation pa siguro yun ah. Nabutan mo, Revelation. Okay. So ang format pala namin pag Sunday afternoon, yung mga medyo mga series natin. Okay, naisip pa akong isang isi-series ko yung ano. Yung Ten Commandments. So marami tayong sini-series dito, yung love, courtship, and marriage. Yung mga cults. And then, ano pa ba? Yun na yun, okay. So pero default natin, ito, Daniel. It's time. Okay, so itong Daniel 10 ay medyo maiksi lang kasi introduction lang ito ng 11 and 12. Okay. Pero last time, doon tayo nagka... Medyo malalim din, ilang verse yun. Ito po yung ano eh, yung 70th week, or yung, sorry, 70 weeks ni Daniel. Okay, hindi lang po 7 years, 70 weeks. So, 70 na grupo ng weeks. Pag sinabing weeks ay period of 7. Okay, so pero na pag-aralan natin doon, hindi lang 7 days yun, hindi 7 years. Kasi malaki yung kinocover ng period eh. Okay? So yun yun. So maraming kinalaman doon sa chapter 9 sa End Times. So dito rin naman sa 11 and 12, sabihin ko na lang din kasi ito na yung mga mahaba. Tingnan nyo. 45. And then yung 12 is medyo mas maikli na kasi ano na yan, patapos na. Pero maraming clue na naman sa Daniel 12 sa End Times. So 11 medyo ano yan, halo ng End Times saka ng yung immediate events nung after nung kay Daniel na period niya. Alam na, yung mga binasa rin natin sa Ezra kanina.
yung bago mag-New Testament. Okay? So, pero ngayon, dito muna tayo sa 10. Kasi ano to, prerequisite, yung mga nangyari dito. Yung mga nangyari, kaya ang title po natin ngayong hapon is, ano man nilagay ko dun? Visions, Fasting, Visions, and Angels. Kasi halo-halo dito, may mga i-cover tayo maliliit na topic. Pero importante rin. Okay? Kasi pag hindi mo naitindihan mo yung kanilang binabanggit na princess, okay, pag-aaral natin ngayon lahat yung ngayong hapon. Okay, so diretso na po tayo. Sabi dyan, in the third year, okay, binibigay yung period kung saan, napansin nyo ba laging binibigay yung period? Okay, importante ito kasi kahit sa pag nag-soul winning tayo, mayroong naging, napansin ko sa mga, alam mo na, mga tao, mayroon silang idea na sobrang ini-spiritualize nila yung mga bagay dito, no? Kahit katulad nung, kaya tinatanong natin yan, kailan ka naging anak ng Diyos? Okay? So again, after how many years kasi natin nag-soul winning, may ginagawa yung kalaban na ano eh, para palabuin talaga yung gospel, no? So kaya, ngayon, layo ko na sinasama yun. Kailan ka naging anak ng Diyos? Okay, kasi yung idea nga ng tao ngayon, lahat ng tao anak ng Diyos, kailan ka naging anak ng Diyos? Eh, ngayon ka lang tumanggap. Kung ngayon ka tumanggap, ngayon ka anak ng Diyos. Okay? So, yan. Kaya, importante yan sa ating pag-aaral. Okay? Yung timeline, tinatawag. So, kanina, sa Ezra, pag di mo alam kung kailan nangyari yun, pwede mong ilagay yun sa, pwede mong misinterpret yung pinagsasabi ng scripture. Okay? So, yan. Kaya, again, si Solomon ba, ilang beses kinausap ng Diyos? Yung mga ganun tanong eh. Kasi minsan, ina-assume natin na nagbasa ka ng Bible, so kinausap ka talaga ng Diyos, pero hindi mo pwedeng ihantil rin tulad yun sa mga naranasan ng mga major prophets. For example, na sinabi niya, okay, kinausap ako ng Diyos dito at sinabi niya ganito. Hindi na yun ba yun? So, malinaw po yun. Mga ano po yan, mga events sa kanilang buhay na hindi mo pwedeng kumpara sa sarili mo lang. Na tinuruan ka na ng Bible sa matagal na nakasulat salita ng Diyos. Sana nakuha niyo yun, ha? So, kaya yan. Kaya binabanggit niya para naman pag binasa natin ngayon, naaralin natin kailan siya kinausap ng Diyos and therefore yung timing ng sinasabi niya. Matuloy natin kaya in the third year of Cyrus the king. So sino si Cyrus? Nabanggit din ba kanina sa Ezra? Siya yung nagpatayo, di ba? Pero after ilang Artaxerxes yun, ha? Medyo mayroon pa na eh. Artaxerxes. And then si Cyrus, and then Darius, and then Ahasuerus, and then Artaxerxes. So, maganda, alamin din natin yan, okay? So, ngayon, balikan natin ulit, ha, yung first book of, first chapters ng Daniel, 1 to 6, mga kwento siya. So, natapos po yon sa time na, kaya isa lang. Natapos yung sa time na pinatay nga yung ano, diba, yung mga Babylonians, tapos pumalit yung mga Medes and the Persian. So, ngayon, from chapter 7 hanggang matapos po ito, hanggang chapter 12, kaya binibigay ulit yung timeline para lang magkaroon tayo ng idea kailan si Daniel sinabihan ito. Okay. So, kaya in the third year of Cyrus, king of Persia, ang haba ng buhay ni Daniel, no? Dami nang namatay. Siya buhay pa ng tibay. Kaya ito yung isang bagay daw na reveal kay Daniel whose name was called Belteshazzar. So yun yung tawag sa kanya. The thing was true but the time appointed was long and he understood the thing and had understanding of the vision. So dyan muna tayo, ha. So may pinakita sa kanya bagay. So kaya po mag-iingat po kayo, ha, pag may sinasabi sa inyo or sinasabi sa iba or may narinig kayo na sinabi daw sa kanya ganyan-ganyan. Iwasan nyo na kasi sa ating mga Kristiyano, tanggapan na lang tayo, di ba? Magkapatid mo yan, di ba? May offend. So, sinabi sa akin ng Diyos, ah, ganun pala. Kahit sa mga preacher, ingatan nyo yan, pansinin nyo yung mga bagay kasi na sigurado daw siya, sinabi sa Bible, pag sinabi niya, tinuro yung Bible, tingnan mo rin. Kung tanggap ng tanggap, kasi ultimately, ikaw ang accountable sa sarili mong buhay at pagpapasya. Okay, so yun lang gusto kong sabihin doon. So may nakita siya, ni-reveal sa kanya at sabi, kaya sabi dyan, and the thing was true.
Okay? But, may but, no? But that appointed, but that time appointed was long. So, ito na yung nabanggit din natin sa mga nakaraan sa Daniel na yung iba doon, hindi naintindihan ni Daniel, iba naintindihan niya. Pero, may nireveal sa kanya, pero matagal pang mangyayari. So, sino ba yung... Dito rin sa Daniel, di ba, na pinag-aralan natin na minsan may nireveal sa kanya, ipinaprophecy na mangyayari. Kaso pag matagal pa, isa sa mga ginagawa sa Bible, hindi sila pinapangalanan. Okay, sasabihin lang doon na merong magkakaroon ng ganitong kingdom, pero hindi natin alam kung sino. Pero pag medyo malapit na, kilala na, kunwari, yung panahon niya ni Jeremiah, kilala na nila, syempre, yung Assyria, ano na yun eh. Nangyari na yun. Tapos, ganun din yung Babylonia. Pero yung sunod doon, di pa nila alam. Kaya hindi sila nagpe-presume. Kasi pag nag-presume ka, hinulaan mo, tapos, hindi nangyari, o, paano yan? So, sablay yun. Okay? Kaya, pero yung ibang prophecy po ay walang ibang details. Okay? Pero yung iba meron, kaya ngayon nakakamangha. Kasi mga bagay na hindi kayang hulaan mo lang ng sarili mo ay nalalaman nila. Kasi nga, ni-reveal lang Diyos. Okay? Okay, so, naintindihan daw niya yun. So, ito na ngayon, papasok yung fasting. So, sabi dito, in those days, I, Daniel, mourning 3 full weeks. So, ano yung mourning? Ano yung mourning? Nung ginagawa natin sa mga patay, di ba? Nag-mourn. So, bakit siya nag-mourn? Di ba, katapos sa Daniel 9, doon siya nag-ano din, di ba? Nag-confess siya ng mga kasalanan ng mga, ang kanyang mga kababayan. Bakit siya nag-mourn, no? Tingnan muna natin. And I ate no pleasant bread. Neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. So, anong ginagawa niya daw? Nagfa-fasting siya. Pero pansinin niyo, wala sinabi diyan, hindi siya kumain ng kahit ano. So, again, hindi binanggit yung tubig, so, pwede natin assume na nag-utubig siya. At pwedeng kumakain din siya na hindi lang, ito kasi in-specify dito, I ate no pleasant bread. So, ibig sabihin, mga siguro, mga retaso ng inakain niya or yung mga simpleng pagkain lang. Okay? Neither came flesh, so hindi siya kumain ng karne. Na again, yan ay parte ng diet na normal sa atin. Okay? Wine, ito po, hindi po alak yan. Okay? So, pinag-usapan na natin yan. Ibig sabihin yan, yung mga wine na juice na again, ang time nila ay mahal. Ibig sabihin, by the way, si Daniel is mayaman. Okay? So, ruler pa rin siya nung time na to, pero hindi siya kumain ng masarap na. Bakit nga? Kasi nga, nag-fasting siya. Okay? 3 whole weeks, so medyo matagal, pero ilang days yun? 21, okay. 21. And in the 4, hindi. Tama, 21. In the 4 and 20th day, 24th day, for the of the first month, okay, kung ano mang month yun, 24th day, as I was on the side of the great river, which is Hiddekel. So, pansinin nyo, hindi lang time na nang binibigay, pati place. So, bakit binibigay yung place? So, again, para ma-imagine natin kung nasaan siya, ano yung mga nag-a-affect sa kanyang, pwedeng mag-affect sa kanyang vision at prophecy. So, ganun din yung naalala sa Revelation, binigay ko nasaan siya, si John. Okay, nakakantok ba? Ito tayo na ano ni Jennifer eh. Ganun talaga, may kanina, sigawan, di ba? Kasi message yun na ano. May mga time na aral. Kaya matuto kayo tumutok. Kaya token. Imagine yun, ano. Okay, nangyayari. Ganun talaga. Hindi lahat ng ano is, so may time sa joke, may time sa ibang bagay. So ito na yung nakita niya po. Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Ufas.
Okay, so hindi ko po alam ano yung significance ng lugar na yon. Okay, baka alam nyo. Hindi ko alam eh. Anyway, his body also was like the beryl, and his face as the appearing of lightning, and his eyes lamps of fire, and his arms and his feet like in color to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. So yun na po yung vision. Kapalagay nyo, sino yun? Parang ganun, di ba? May, ano eh, may parallel sa Revelation 1. Okay? Basta yung mata laging gaapoy eh. Tapos yung feet brass. So, pero na ano dito is yung pati kamay. So, hindi ko po sigurado kung si Jesus to pwede. No? Pero mamaya kasi angel na yung pag-usapan natin. So, pwede rin na si Jesus to. Pero kung sinapansin nyo dito, walang ibang events na nangyari. So, yeah, imposible yan si Jesus. No? Kasi, nabanggit na rin natin sa ibang place yun. Pero yun ang napansin ko dito, wala masyado sinabi after nun. Hindi katulad ng ibang vision na may explanation after. Okay? So, mamaya wrap up natin yan. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them so that they fled to hide themselves. So, may napansin ba kayo doon? Ano? Ha? Earthquake. So, naalala ko lang si Paul. Na ibig sabihin nito, hindi ito yung vision na ano lang, na pinapangarap mo lang. At ikaw lang yung nakita. So, hindi nila nakita, pero mayroon ding parte nung experience ni Daniel na naramdaman nila. Yun ang gusto ko sabihin. Parang kay Paul nga. Kasi kung maalala nyo kay Paul yung kanyang vision, experience sa Damascus Road, Road to Damascus. Merong mga ibang details doon na dinabatikos ng ibang, alam mo na, critics. Kasi parang hindi parehong-pareho sa ibang narrative. So, pero, kaya ako personally, ang paniniwala ko doon, kasi ibang bagay nga talaga, hindi may susulat sa ibang narrative or sa ibang place. Kaya, yun lang yun. So, pero may pagkakapareho siya dito. Hindi. So, tuloy lang natin, and then later, interpret natin. Therefore, I was left alone. So, again, siya lang yung nakakita, pero yung malinaw, siya lang nakakita, pero yung iba, apektado rin. So, nagkaroon ng, hindi po earthquake eh. Nag-quake sila, yung sabihin. Siguro, ano to, may narinig sila. Okay? May, baga, naramdaman nila. Okay, either may narinig sila, parang kay Paul. Alam nyo ba yung inanal sa Acts? Hindi malinaw kung narinig ba talaga o naintindihan, o narinig pero hindi naintindihan, or narinig din nila. So, parang ganun yung nakikita dito. Therefore, so yan, medyo naramdaman nila, nagtakbuhan ngayon, natakot yung mga ibang tao, siya, naiwan siya. And so, this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no sex. So, basically, ano siya, nanghina siya. Sino dito, naalala niyo yung last time kay yung ating, yung paa na ganyan? Nagbanggaan yung atuhod. Sino yan? Si Belshazzar. Belshazzar, naalala niyo yan? Yung apo or anak ni Nebuchadnezzar. Yung writing on the wall. Naalala niyo ba yan? Takot na takot siya. So, kasi nga, pag sinabing vision, di naman ito yung araw-araw nakikita mo. Uy, may kalabaw. Kaya, ano ba nakakatakot na ano? Yung first time mong nakita. Mahina. Ano ba nakita ko last time na ano? Basta, nakakita na ba kayo ng... Ito, lalo yung mga bata, nakakita na ba kayo ng elepante? Sa personal? Okay, sa zoo, di ba? Eh, pag dinosaur nakita nyo? Ayun, basta nakita ko sa male, blue whale yung encounter niya. Malapitan. Blue whale, napakalaki nun, di ba? Tapos, pinokus pa yung mata.
So, nakakamangha pag nakakita ka ng bagay na hindi mo lagi nakikita. Okay? So, lalo na itong nakita ni Daniel ngayon, nakaiba ito eh. Ano sabihin, his face as the appearance of lightning. Ibig sabihin, talagang nag-ngining-ning. Tapos yung mata, nag-aapoy. So, yun ang nakikita ko dito. Siyang natakot na, ano siya, kaya wala na siyang lakas. Okay? So, yun ang nangyari. Yet I heard the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face towards. Nahimatay na siya. So, ano man nakakatakot, yung nakikita mo, naririnig mo. Both, di ba? So, naalala ko tuloy yung ano naman. Yung mga modern technology ngayon sa sinehan. Okay, hindi ako naging sine na ngayon, ha? Pero dinadala nila yun sa ano, di ba? Kasi ito, nakaano yan, eh. Surround. Tapos pag pinartner mo may sa magandang ano, talagang kala mo, andun ka. Okay, so, pareho po yun. Yung experience kasi yan, eh. Yung nakikita mo, tapos naririnig mo. At napaka-importante nung pati nakikinig mo. Okay, kaya combination po to. May nakikita siyang kakaiba, may naririnig siyang kakaiba. At sinabi nga dito eh. Ah, kanina, balikan natin ha. Ano daw yung naririnig niya? In his voice, of his words like the voice of a multitude. Pamilya ba? Meron na mga ganyan in the Revelation din eh. Di ba? So, paano naging voice multitude of... ano kaya yung sabihin nun? Voice of a multitude. Madaming tao, di ba? May echo siguro, malakas. Yan. Parang ganun. So yun, nakakatulog na siya. Obviously, yung ano to, natakot siya, may konting kaba. At astonished siya. And behold, the hand touched me. So ito, tapos na po yung vision niya. And then, nahimatay na siya. Talagang ganun. Tapos, mayroon sa kanyang mapik. Which set me upon my knees. So, ibinangon siya. Upon the palm of my hand. So, hindi pa bangon na bangon. At least, ganun lang. Kasi, naka-ano siya talaga eh. Dapa. Ayokong illustrate dito eh. Pero, hinang-hina na siya, no? And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved. Ito na yung mga angels. May kumakausap na ngayon sa kanya, understand the words that I speak unto thee. And stand upright, for unto thee am I now sent. So, sino na to? Ito na sinabi yung angel kanina, no? So, sinugo siya eh. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling na naman. So, sino kaya to? Sinugo sa atin, sinago sa akin. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Okay, ito na yung natin. So, mayroon pala nangyari dito kanina, hindi lang siya basta nag-fasting. Okay, nangyari na ito ng previous chapter eh. So, ginagawa po natin, bakit tayo pala nag-fasting? Nag-fasting ba kayo? O forced fasting? Ginagawa po yan. Nabanggit na, ulitin ko na lang. Maulit-ulit po ginagawa yan sa Bible kasi may kinalaman talaga yan sa yun nga, ang pinakabuo dun is denying the body to strengthen the spirit. Andan yun. Yun yung fasting na nutshell. Okay, dinay mo yung katawan mo, bandang huli, nag-focus ka sa spirit. Eh, Pastor, paano yung pag gutom ka, mahirap mag-isip, di ba? Kasi nga, hindi naman basta isip. Nabanggit ko na sa last time yun. According to science, nabanggit ko na yun, di ba? Yung nag-experiment siya na nagpagutom siya. May mga bagay na nagbabago yung takbo ng katawan pala natin. Akala mo lang mamatay ka, hindi. Mag-a-adapt yung katawan mo. So, isa sa mga nangyayari daw is, sa halip na mahilo ka at mahinang yung focus mo sa isip mo, baliktad. Ang nangyayari, lalo ka nakaka-focus. Okay, next time si share ko sa inyo yan, chat nga ako. So, ganun pala lang nangyayari dyan. Kaya very common pala yun sa
sa Bible. So, hindi yun something na, ano, so minsan, subukan nyo. Okay, so pansinin nyo yung ginamit na terms, ha? Chasten thyself, but chasten. Yung pag pinapalo ka, masasaktan ka. Ganon din yung fasting yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Masakit ka sa ulo, sa bituka. Pero pansinin mo, pag nasanay ka nyan, okay, huwag nyo gagawin yung mga bata, pag di nyo alam kung paano, ha? Pero actually, basically, kung may tubig ka, buhay ka na eh. Okay, huwag ka lang lalagpas ng, ano, 60 days, ha? Matay ka na. Alam ko din yun naman gagawin yun. Sabi dyan, from the first day that thou didst set thine heart to understand. May sabihin nun, kaya pa siya nag-fasting, gusto niyang may maunawaan. So again, lesson sa atin yan, sa fasting, yung mga bagay kayo hindi maintindihan, sinubukan nyo lahat ng bagay, isa to sa pwede nyong gawing method. Fasting mo, nag-pray ka, nag-fasting ka, pero nag-aaral ka. Hindi pwedeng blanko yung utak mo. Okay? So, yan. So, yun, kaya sinabing chasing thyself kasi mahirap yun. So, sinadya niya yung sarili niya. So, again, fasting yun. Sabi dyan, from the, yung first day daw pala, kasi umabot siya ng 24 days eh. Hinihintay niya yung sagot ng Diyos. So, pero, ito na yung papasok yung mga usapang angels to. Okay? Interesting to kasi yung ibang angels, kasi di natin naiintindihan, akala mo mga batang baby na bata na may pakpak na babae, ganyan eh. Yung nilalagay sa, ano, saan man yan. Ito pala yung mga angels. Again, in short, ha, may mga angels na tao, may mga angels na hindi tao. Yun ang buod niyan. So ito, sino kaya to? Obviously, angel to, kaya sabi dyan. Pero, nung unang araw pa lang daw, dininig na siya. Ito niyo ba yun? Thy words were heard. Sino ba nakakarinig ng panalangin? Siyempre ng Diyos. Ang magusugod siya ngayon ng angel para turuan kung sino mang humihingi ng guidance. Okay, so tayo, ganun tayo. Naghingi tayo ng guidance. Pero pansinin nyo, ba't yung sinasabi nung first day pa lang narinig na siya, ba't ngayon ka lang dumating? Ayun, tanong. Ayun, na traffic. Actually, ganun na nga. Ito na. But the prince of the kingdom of Persia. So may sinatawag na prince of the kingdom of Persia. Sino kaya to? Kasi angel ako eh. Angel to eh. Kaya ka bang hintuin ng tao? O syempre hindi. So kaya ang ano natin na naman dito, yung prince of the kingdom of Persia, another angel to. Ah, so syempre kalaban. Okay? Sinabing withstood me, kinalaban siya. Withstood me 1 and 20 days. So, sabi, naglaban sila or nagpigilan sila or naglaban sila, basically. Kasi ang objective nun, itong, sinabi ba yung pangalan dito? Maalala eh. Sa isang chapter, sinabi, di ba, si Gabriel. So, dito ay, hindi sinabi. But anyway, ang objective nung angel, puntahan si Daniel para sabihin sa kanya yung gusto niya maintindihan. Pero na traffic siya ng 21 days kasi may kalaban pala. Okay, ganun pala yun. So, intindihan niyo ba yun? Ganun yun, kaya huwag kayo magtatampo kung ano. Minsan ay natatraffic yung ano. Kasi may labanan din yung spiritual sila-sila. Okay? Pero, sabi dito, but the prince of... dito na. But low. But... Ha? Angel kasi messenger lang. Angelic being, I mean. Okay, angelic being. Kasi mga hindi tao. Yung kalaban po ng angel. Oh, pwede mo kasing pwedeng fallen angel, ganun. Angel pa rin. Non-human. Dalawa kasi ang angel. Basta ang angel kasi messenger lang yan eh. So, pero may ibang klase. May tao. Naalala niyo sa Revelation 1 and 2, di ba? Naalala niyo po yan? 20 pala. Hindi na. yung sinulat yung 7 epistle to the 7 churches. Tapos sinabi raw sa angel of the church. Ah, sige. Ano mo rin? Sa? Ah, doon ka na. Okay. Pwede mo mong balikan, no? Saan ba ako? Yan. So,
Now I come to make thee understand. So yun na. So na-traffic siya, pero nung dumating na siya, ano, masinabi pala dito, no? But lo, Michael, one of the chief princes. Kung sinabi chief, yung mga princess, kung sabihan mong angel yan, o mga ruler yan, meron pang chief. So si Michael, ito kilalang-ilala to, kaya maraming Michael ang pangalan, kasi Michael, the archangel, di ba? So, tinulungan siya. Ayaw mo ko paano, eh dumating yung ano, o sige, punta ka lang kay Daniel, o sige. And I remained there with the kings of Persia. Okay. Anyway, sinabi lang niya kung saan siya nagaling, ba't ang tagal niya. Now I come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days. For yet the vision is for many days. So ito na nga yung reveal sa chapter 11 and 12. Na hindi muna tayo ngayon doon. Okay, so, kaya, ayan, intindihan lang natin, yung angel pala ay inuutosan ng Diyos para bigyan tayo ng pangunawa. Okay, kaya minsan ha, pasunin ninyo, may mga bagay na hindi ka naintindihan dati, tapos ngayon naintindihan mo na. So, obviously, pag tinuro sa'yo, kahit ka tinuturo sa inyo ngayon eh, lahat ba kayo nakakaintindi? Lahat? Kayo nakakaintindihan yung sinasabi ko ngayon lahat? Hindi. Normal yun, kasi nga, ganun ang learning eh. Hindi naman yung automatic. Kung automatic yan, di parang download, copy. Meron na kayo yan ha, bye-bye. Pagbalik nyo dito, tinanong kayo, oh, naintindihan niya. Hindi ganun. Kaya may mga bagay dito, pinapaulit-ulit natin. Huwag kayong mayiging ano. Mas butati, totoo kayo. Okay, so yan, yung angel, yun ang kanyang, isa sa mga ginagawa niya. So again, ano yung sasabihin sa kanya this time, ha, is yung mga mangyayari daw sa kanyang people. Sino ba ang people ni Daniel? Kaya magandang tanong kasi alam nyo na na kahit kanina na medyo nabanggit natin yung mga Zionists, inaano naman sa kanilang sarili. So in a way, sa timeline na may timeline kasi ng people of God talaga, Israel. Okay, get natin yun. Pero sa panahon natin ngayon, tinanggap si Jesus, sila ay nireject nila si Jesus, nireject na sila ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, kailangan maintindihan natin ng people of God na yung mga Kristiyano. Ngayon, eh, sino kayo, sinong tinutukoy of thy people dito? Ayan. So, makikita natin sa 11 and 12. So, actually, pareho. So, say, again, may na-fulfill sa immediate, yung malapit lang na time sa panahon ni Daniel, okay, hanggang sa mga, ano yan nga, na bago kay Jesus, time ni Jesus, may mga na-fulfill. Pero hindi lahat. Okay, nakakantok ba? Kape. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground and he became dumb. So, yeah, parang kay si Daniel yan. Sinong inaantok? So, you're in good company. Kasi si Daniel nga, kasi sabihin sa kanya, ano may ibig sabihin dun? Okay lang, unti-unti lang, aralin natin. And behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. So, meron na namang akto. Kung sino na naman to, iba na naman. Kaya sabi dyan, ang itsura niya daw ay sons of men. Ngayon, sino yun? Mga tao. Then I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me. So, iba yung kanina yun. O my Lord, by the vision, my sorrows are turned upon me and I have retained no strength. So, again, talagang stressful yung nakikita niya. Iniintindi niya. Kaso, katulad ng ginagawa nyo ngayon, iniintindi nyo, pero parang hindi maintindihan. Ganun po yun. Eh, maganda naman dito, andito lang naman to. May hindi ka naintindihan, katulad si sabi ni Bud kanina, kasi hindi ko naman abutan yun, pero nabasa mo na yung buong Bible, di ba? Oo. Oh. Nadaanan mo lang, pero hindi mo agad marirating sa utak mo yun, kaya pag tinanong ka, hindi ibig sabihin nun, alam mo, okay? So, inawakan daw yung kanyang lips. Then I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision of my sorrows are turned upon me and I have retained no sense. So, nabasa ko pala yan. So, ibig sabihin lang, minsan yung mga revelation ng Diyos sa atin, supposedly, mautuwa tayo kasi may mga, at least kinakausap tayo ng Diyos, pero minsan nakaka-stress. Okay? Nawalan ka ng lakas. So, again,
Ano yung sinasabi lagi sa inyo? Sino ba yung yan? Kanina si Chelsea yata yung sabi, di ba? So, natutunan niya yun eh. Tama yun. So, pag may hindi ka naintindihan ngayon, try again next time. Ganun lang yung simple. Huwag kang bumitaw, okay? So, ganun din yung instruction sa inyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos and sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag ka nang bibitaw. Okay? Kung di mo naintindihan ngayon, may bukas pa. Malinaw ang instruction ng salita ng Diyos, basahin mo to. Intindihin mo. Ngayon, huwag mo namang sobrang delay kasi ikaw rin yung ma-antokin ka tsaka magsasawa kasi hindi ko naintindihan yun nung una, pangalawa, ulit pa ba ako? Eh, nang utos eh. So, mga pang-apat na ulit mo, naintindihan mo na yan. Ayan. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, straightway there remain no strength in me, neither is there breath in me. So, inuulit-ulit lang niya na siya ay na-stress na at wala na siyang lakas. Then there came again and touched me one, so another, ano to, actor. Like the appearance of a man and strengthened me. So, ganun pala yun. Minsan, pag nangihina ka na, hindi ka nang forever mahina. Amen? Ano yun, binibiro kayo, kinanto kayo, magkape. Salamat, no? May kape. Nung wala, sapakin mo lang yung sarili mo. Ganyan, kahit naman sa school, ganyan eh. Hanggang kayo, naaalala ko pa kayong mga times sa ano ko nun eh. Ginaganong ko dati yun eh. Ewan, nakikita nung teacher ko, pero alam niya yun kasi nga sa history, hindi ko makakalimutan, pero tuwan-tuwa rin ako nun kasi inilalay ko, sinabi ko sa inyo before na yung history, nakakantok yan. Pero pag na-appreciate mo na, hindi nakakantok yan. So, pero at least, chinaga ko yun. Kasi bukod sa requirements sa school, yun, naalala ko. Basta, ang naalala ko nun, paulit-ulit, na may bagong kingdom, pinatay yung ano, sila na sumunod, sila na yun. Yung teacher ko yun, walang hawak po yun. Walang hawak ganyan, kwento lang siya ganyan. Hanggang ngayon, doon pa yun eh. Ewan, doon pa ba yun? Taga Machuba dito. Sa kabad na high school? Geronimo. Wala akong kaano dito ah. Anyway, St. Matthew. Okay, so yung sabi ko kanina. Yan, so nakakastress po yung pag-aaral. Sinabi din naman sa Ecclesiastes yan, diba? So, tsaga lang, pahinga, kailangan pahinga, then balikon mo ulit. Kaya ito naman yung silbi ng ginagawa natin ngayon, pag may nag-explain sa'yo, kahit paano, kahit maintindihan to, ah. Pero pag nag-explain na sa'yo, may makukuha at may makukuha ka. Amen? Lalo kung nakikinig ka. Amen? Okay. Pag hindi ka nakikinig, lalo wala. Tapos masasanay ka pa, hindi nakikinig. Yun ang masaklap. Pag nasanay ka, okay lang pala sa Diyos yun, hindi nakikinig. Eh, lalo na. Di ba? So, ito ngayon, tinutulungan ko lang kayo kung paano intindihin at paano interpret yung scripture. Pero, obviously, yung mga bagay na to ay may pakinabang kayo dito. Hindi ko kayang isubo sa inyo lahat. Kahit isubo ko pa sa inyo, naranasan ba magsubo tapos yung sinusubuan nyo ayaw? Iniisip ko saan ba naranasan yun? Huwag pagpapainom ng gawin sa bata, no? Nakakasar, eh. Pero pag siya yung ano, eh, doon naman siya gagaling, kaya nakakasar, eh. Eh, ang problema minsan, ang mahal ng gamot. Di ba? Yung, stipin na tayo, ng bata, stipin, ganun. Galit na yung nanay siya. At, kasi may nararamdaman nga, eh. So, natapon niya. So, pag nag-aaral tayo, alam ko, nahihirapan din kayo. Tiyagaan tayo. Amen? Amen. Ayan, yung maganda, may YouTube to, naka-record eh. Okay, ito na. So, maganda nito, tinutulungan siya, kanina, na-stress siya, hinang-hina na siya, antok na siya. Hindi sinabi antok ha, inano ko lang, pwedeng ganun. So, bandang uli, tinulungan siya, ano daw? Nagkaroon ulit siya ng lakas. So, ganun lang yun eh. Eh, mga preacher, minsan, ganun na style. Patawa ng konti. Eh, natawa sila. Ano kaya yun? Sige, makikinig na nga ako. Hindi ko na, na-miss ko yun.
Tapusin natin ito. Then said he, knowest thou wherefore I come unto thee? Alam ba kung saan ako galing? Now will I return to fight with the prince of Persia. Banggit na naman. And when I am gone forth, lo, the prince of Grecia will come. So parang sinasabi niya, ito na, dala-dala ko na yung ano, paintindi ko sa iyo. Alam mo ba, ang dahil kong kinalaban dito. So, amaya, may kalaban na naman ako. So, bakit sinasabi niya yung, kasi nga, para lalong tumutok si Daniel. Alam niyo ba, kaya ganito yung preaching natin minsan, tinutulungan kayo. Kasi, hindi ko alam kung kailan yung kakailangan, yun yung dapat yung malaman. Amen? Kaya, minsan nakadiscourage pag andito ka. Basta, todo-todo ka na, tapos iba, di na, dadal-dalam pa. So, konting ano. So, si Daniel, ganun din, tinutulungan din siya at in-explain sa kanya kung ano yung pinagdaanan ng angel kasi nga, para ma-appreciate din siya ni Daniel. So, dito na lang tayo tapusin natin ito para basta yung chapter 11, pagandaan natin, mabahaba yun. Pero, actually, sasummarize ko na lang din sa inyo yun eh. Kasi ibang bagay dun, tapos na. Anyway, but I will show thee that which is noted in the scripture of truth. There is none that holdeth with me in these things but your Michael, but Michael your friends. So, unang gusto ko mapansin yung sabi dyan, noted in the scripture of truth. Ano sabi na noted? Alam na, nasulat na, hindi lang basta nasulat, pag sinabi noted, susundin. Ha? Ha? Pinagtibay. Pwede or? Pwede kilala, di ba? Pag sinabing noted, ano to? Ano ba sinasabi sa... Pag sinabing noteworthy, ano yung sabihin nun? Pwedeng sikat or tinatandaan mo. Kilala, yan. Kilala. Matatak na, okay. Ibig sabihin, hindi ito something na, kasi nga, next week, kung next week man tayo, may mga bagay doon na pag binasa mo, ano ba ito? Kaya mo na, hindi mo na, ayaw mo na isipin. Kasi kala mo, walang kwenta. Kaya binabanggit niya dito, kaya kahit ako, pag, diba, napansin niya, pag nag-preaching tayo, importante ito! Ay, makikinig na ulit ako, kanina nang matulog ako eh. Diba? Kasi, pag hindi mo inano yung tao ng gano'n, minsan talagang, wala. Hindi na makikinig. Okay? So, banggitin ko na rin kung ano yun. Ano ba yung mga importante salita ng Diyos? Isa sa mga importante. Bukod sa yung mga pinipis natin dito, siyempre, love, faithfulness, rewards, ano ba? Pagdating sa prophecy, importanteng bagay na matutupad. Okay? So, yun. So, alam nyo naman na yung meron sa Daniel. So, may mga mangyayari, mga importanteng event na hindi katulad ng ibang event. Kaya nga, importante siya eh. So, yan. So, introduction lang po itong chapter 10 ng Daniel. Kaya, ano pala ibig sabihin nung... And there is none that holdeth with me in these things but Michael, your prince. Ano yung sabihin nun? Ano yung hold it? Dalawa kasi yan eh. Pwedeng pinipigilan, pwedeng hinahawakan, or pwedeng hinahawakan lang. I mean, so, naalala ko lang kasi minsan, kaya nakakasal magbasa ng sobrang daming ano yun, literature. Kasi may nagtuturo daw, yung sinasabi sa pinta natin to ah, natapos na po tayo dito. Mababa ako. Nakailang minutes na ako. Second Thessalonians 2:7. Yan. So, very ano tong famous or notorious verse to. Okay, so sabi dyan, for the ministry of iniquity that already work. So, kung may kilos na daw yung ministry of iniquity, pero sabi dyan, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. So, maalala nyo, natakil na rin natin sa Revelation to,
Yung word na let dito, iba yung iba kasi yung hinahayaan. Mayroong isang word na let na pinipigilan. Okay? Naalala niyo na, umabot ng Revelation? So, meron daw, kung sino man to, pinipigilan niya yung pagsisimula ng end times. So, kung malalaan yung tuto natin sa end times, sinasabi nila dito, sila, ito daw yung Holy Spirit. Malala nyo? So, Holy Spirit daw, kaya ang tuto nila, pre-trib, kasi yung Holy Spirit andyan pa, yung church andyan, ang church ay ang Holy Spirit andyan. So, kaya bago dumating yung wicked na sinasabi sa verse 8, dapat alisin muna yung church, ma-rapture muna sila para wala na rin yung Holy Spirit and therefore makakilos na yung Antichrist. Yan ang tuturo nila. Pero yung iba naman, in-interpret, kaya nabanggit ko to, si Michael daw yun. Okay? So kaso, walang malinaw na reference, I believe. So kung nasabihin, huwag tayong mag- assume na si Michael nga yun. Kasi, I believe yung holding dito parang sinasabi kasama ni Michael si kung sino man to, kung si Gabriel man tong kausap niya ni Daniel dito sa verse na to. So, kaya ang aking ano dyan, paniniwala dyan, ang isubi ng holded dyan is hindi withhold. Kumbaga, siya yung nakakaintindi at merong nung mensahe para kay Daniel. So, yung malala nyo kanina, tinulungan siya ni Michael. Okay? Kung tinulungan siya ni Michael, alam ni Michael yung kanyang errand. Okay? Kasi may pinapunta ng Diyos si Gabriel to kay Daniel, alam niya yung bakit kaya siya tinulungan. Tapos, so, kamusta kayo? Okay lang yan. So, ganun talaga, ang ano naman dito sa Daniel and sa end times is wala naman timeline dito eh. May mga kilala nga tayong pastor, hindi na inaral to eh. Ayoko na yan. So, pero para to sa mga tao din na gusto yung may kung andito na kayo, naiintindihan nyo na yan, dagdagan nyo pa. So, tirahin nyo yung end times prophecy. Ano gusto sabihin. Okay, so this time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Magamba tayo, ito ay napakalalim, Panginoon. But again, di rin na ibang bagay dito ay napag-aralan namin. I-relate lang namin. At ang chapter 10 na yung Daniel, introduction lang naman. So I pray, at least naintindihan po namin yung significance ng fasting, kung paano saan ito ginagawa. Pwede namin itong i-practice din, Panginoon, sa tamang paraan at tamang oras. Yun din po yung mga angels nakita namin. Sila po ay naglalaban pala in the spiritual world. Appreciate namin kung kami po ay humingi ng karunungan sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa mga angels. But, hindi po yung bandang huling nabanggit, Panginoon, yung mga visions ni Panginoon ay desire namin. Pero huwag kami mag-invento ng anong visions na katulad ng ginagawa ng iba. Dahil ang vision na naay sa inyo, according to your word, kanina kabasa lang namin, ito po ay sigurado. At ito ay totoo, Panginoon. So, I pray. We desire knowledge, but according sa ano yung kaya lang, binigay niyo sa amin the moment. So, ilang po, Lord, patuloy namin ito, Lord, sa convenient time. Maraming salamat sa napakaraming blessing, Panginoon, sa aming bilang. Ito ay mahalin namin yung salita, Panginoon, di lang kabisado, di lang kantahin ito, but talagang aralin ito, Lord. Hindi kami discouraged sa panahon na hindi namin maintindihan lahat ng dapat namin maintindihan agad. So, tamang panahon, ito po ay magkakaloob niya ito. Nawaan din namin ito, Lord. Kailangan po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa, sa aming mga work, Panginoon, to the next week na naman. Focus kami sa inyo, Lord, sa mga activities namin din, Panginoon. Participate, yung mga hindi pa nakakapag desire din, pero hindi pa ganun ka sa skillful, Panginoon, at effective soul winning. Kayo pong magturo sa amin, kanila. Ganun din po, Lord, sa ibang kailangan bigyan ng attention, Panginoon. Hindi ganawa kami masyadong mag-focus sa extension. But sa kaluluwa pa rin po, Lord. But yung mga bagay na basics, Panginoon, sa aking pagkatabaw, pag-aaral, personal relationship, Panginoon, ay pangalagaan din namin.
unexpected sa amin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen.